paano natin malalaman kung toxic na ba ang ating relasyon? Maraming mga sign na nagpapakita ng inyong relasyon ay unti-unti nang nagiging toxic. O di kaya'y papunta na sa toxic na relasyon. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang tinatawag na toxic relationship. Unang-una, kapag ikaw na lang palagi yung nagsusori, kahit na alam mong hindi naman ikaw yung mali, pero ikaw pa rin yung nagsusori. Yung paulit-ulit na lang niyang ginagawa yung kasalanan na dapat hindi niya ginagawa. Hindi niya palagi iniisip kung ano yung mararamdaman mo. Iniisip niya lang yung kanyang sarili. Pangalawa, kapag palagi mo siyang naiintindihan, pero nahihirapan at nasasaktan ka na. Tama, boss. Iniisip mo lang siya, pero yung nararamdaman mo, hindi mo na iniisip. Yung tipong hinding-hindi ka na niya kayang intindihin, pero ikaw intindi ka ng intindi sa kanya. Iniisip mo kung masasaktan ba siya, sasaya ba siya, yung kapakanan at nararamdaman niya. Samantalang siya, hinahayaan ka lang niya. Pangatlo, kapag ikaw na lang palagi yung nanunuyo, yung palaging nag-aaway kayo pero sinusuyo mo siya. Gaya ng sinabi ko, na hinahayaan ka lang niya. Pero ikaw, suyo ng suyo at ayaw mo na magkaaway kayo. Habang tumatagal, pinapabayaan ka lang niya. Nawawalan siya ng paki sa'yo kasi alam niyang hindi mo siya matitiis. Alam niya na sobrang mahal mo siya, kaya hahayaan ka lang niya. Pang-apat, kapag sanay na siyang hinahabol mo siya palagi. Okay lang manghabol, magmahal, at ipakitang takot kang mawala siya. Pero kung hinahayaan ka lang niya, pinapakita niya rin na wala siyang paki sa'yo, deserve pa ba niyang mahalin at habulin? Ang malala pa, kapag nagpapakatanga at martir ka na sa kanya. Tapos, kahit nga magmakaawa ka, wala na siyang pakialam sa'yo. Kasi sanay na siya na ikaw palagi ang nanghahabol sa kanya. Pinagtatabuyan ka niya, pero mahal mo pa rin siya. Kasi nga, toxic na yung relationship ninyo. At higit sa lahat, kapag pareho na kayong mayroong problem. Unang-una na nagiging dahilan kung bakit mayroon ng problema sa inyong dalawa at nagiging toxic na ang relasyon. Kapag pareho na kayong hindi marunong magpakumbaba, alam nyo, hindi na magiging maganda ang kalalabasan ng inyong relasyon. Para saan pa yung love kung kinakain ninyo pareho yung ego ninyo? Paano kayo magiging matatag? Yung relasyon ninyo, paano magiging healthy kung pareho kayong mapagmataas? Ngayon, kung alam mo naman na yung isa ay ma-pride, ikaw ay hindi, o ikaw naman yung ma-pride, matuto po tayong magpakumbaba. Kung talagang mahalaga yung isang tao sa buhay natin, o kung mahalaga yung partner mo sa buhay mo. Marami namang mga paraan para hindi maging toxic ang relasyon. Pag-usapan ninyo agad at huwag na huwag nang pinapalala ang sitwasyon para hindi na magkasakitan. Kapag papasok kasi sa isang relasyon, piliin ninyo palagi yung isa't isa hanggang sa dulo ng walang hanggan. Hindi yung hinahayaan mong umiyak sa harapan mo yung isa at ikaw walang pakialam sa kanya. Para sa akin, kung solid ang pagmamahal ninyo sa isa't isa,
solid din ang inyong relasyon. Kasi kung ang mas lamang ay yung pride, maniwala kayo sa akin, darating yung araw na mapapagod kayo. Pero kung love ang nangingibabaw, hinding-hindi kayo basta-basta magigiba. At sa huli, siya pa rin ang uuwian mo, mamahalin mo, at pipiliin mo kapag dumating yung point na pagod ka na. Andyan siya para maging pahinga mo. Tandaan mo yan. God bless.